Okay mga kabuwig, good afternoon. So nandito tayo sa mini farm ni Tito Ronnie kung saan nagbubuwag siya ngayon ng lukot o yung stingless. So manunood tayo kung paano niya gagawin yon. At nandito po siya mga kabuwig. Medyo kailangan po natin ng konting distansya at dumidikit-dikit po siya. So ayan, kailangan po pagbubuwag po kayo noon, may suot po kayo na net. And then, so ayun po mga kabuwig, ayun po yung lukot o yung tropoli. Ano man tawag yan? Stingless? Tropoli, stingless. Ayun, tropoli. Tropoli at tropoli stingless. So ayun ang pulot. Ah, yun ang pulot. Ito tropoli. Tropoli yung brown. Ito yung mga parang inakay, parang itlog. Ito yung pulot niya, nakahiwalay. Ang galing. Ayun, may pulot oh. Oh, pulot oh. Ayan, ganda. Ayun, pulot niya. So yun na, tumutulo-tulo pa. Tapos lalagay sa salaan. So ayan mga kabuwig oh. Tingnan nyo. And then bubuksan ulit yung ay ilang patong yan? Ito yung pinaka inakay niya. Meron din yan. Nakahiwala yung inakay sa pulot. Kita ba? Okay, kiliti ako. Aray. So mga kabuwek, tingnan nyo nangyari sa akin. Ayan oh. Layo lang naman. Pumapasok sa tenga. Aroy, aroy. Dapat nga ikaw yung nakano. So dapat talaga nakanet. Natakot na sila, natakot na. Natakot. Lumayo na konti kasi nagkapitan sila sa buhok. Pero yan, babalik tayo. Wala na sila. So medyo malayo lang tayo na konti at talagang umaatake sila mga kabuwig. Ayan. Aray! Star spacer. Nakakagat din! Konti-konti lang. Ayun. Anong tawag dyan? Ito yung pinaka taray nila. Pinaka yun! Ang ganda mga kabuwig oh. Medyo tayo makalapit eh. Iwala ito sa kanilang pulot. Yun, lalagyan natin yung spacer. Nalagyan ng spacer. May butas yung dalawa para dito nila itadaan kung paano magpulot. Dito ang bukod na sitter, ito pulot. So ayan mga kabuwig. Nalagay mo pa yan? Oo. Oh, ayan na naman mga kabuwig. Atake na naman sila. Hop! Agwat. Pinatanggal pala lahat yan. Tapos magpuproduce sila ng bagong ganan ulit. Dapat Mga ilang buwan yan? 1 year. Ah, 1 year? Pero ang harvest? Tuwing tag-araw. April, May. Tuwing April. Ay, ibig sabihin, 1 year din lang bago harvestan? 1 year. Ah, 1 year. Pero hindi sabay-sabay. Yung mga bahay na yan. Depende. Kung malalaman mo na may pulot na, pwede mo nang buhagin. Kung ganun, alam mo kung puno. Para makapuno. Aray. Ngayon, dito ulit sila maglalagay ng pulot. Ito yung saray. Ah, mapupuno uli. Kaya medyo konti ngayon, namatay yung kape dahil sa bulkan. Ah! Hindi nakapumulak-ulak yung kape. So, ayun mga kabuwig, kaya kukunti lang yung honey ngayon kasi nag-ash pull dito sa amin eh naapektuhan yung mga puno ng kape so hindi sila namulaklak kaya konti lang ang pulot ngayon but anyway mga kabuwig makakabawi din yan so tuloy lang tayo sa pagbubuhag ng stingless ba yan? Oh lukot so yun mga kabuwig papakita ko sa inyo yung pulot ayan may pulot to. Kita niyo ba?
mga kabuwig. Spacer ulit. So, yun o. So, lalagyan ulit na spacer. Bali, dalawang patong. Pag napuno nila to, bakit na ulit sila dito? Ah. Ibig sabihin, pwedeng tatlong patong. Pwede, ang apat. Pagka napuno nila ito, yung saray niya, aakit dito. Ngayon, magpapatong ka na ulit. Ah. Next year, ito hahatiin mo, ililipat mo na silang bahay. Ah, ibig sabihin. Para parami silang parami. Eh, hindi siya aalis. Hindi siya aalis. Kahit natiin. Pag nahati mo siya, may saray siya, dito ulit sa pag-umpisa nila. Hmm. Parami siya ng parami. Ayos. So, ganun pala ang pag-produce nila ng bahay, mga kabuwig. So, layer by layer. So, ang patong niya ngayon ay bali tatlo. Yun, pinatakba na mga kabuwig. Tapos, tumingin natin ito na tayo. Kasi, ito talaga yung takip niya. Pinakakapagawa ng bago. Ay, ang pinakatakip. So, ibig sabihin, anong tinanggal nyo, ay ano, kukunin na lang yung pulot. Tsaka yung? Yan yung ano? Ano, lumo? Umo. Ah, umo. Lumo. Umo. Baboy nga pala yun. Umo. Ano kasi siya? Hindi kayo ano, pag bumangin? Ha? So, magbubukas ulit ng bago? Yun. Pag daw maganda ang tunog, puno. Paano tutuktukin? Yun. Ibig sabihin, puno. Puno na din yung tao. Kaya lalayo muna ako. Ayan. Mga kabuwig. Aroy, aroy, aroy. So, medyo matapang siya, mga kabuwig. Ayan po, at dumidikit na naman. So, nakikita nyo po, ay binubuksan po ulit ni Tito Ronnie yung isang box. Kung saan titingnan po niya kung madami pulot. At base sa tunog, mga kabuwig, eh puno daw po. So, tingnan natin. Tapos, paano yan makukuha yung pulot? Ilalagay sa... ibubukod. Tapos, niluluto. Niluluto pa. Ini-steam pa siya. Ah, steam pa. Pero wala siyang flavor, wala siyang dagdag. Hmm. Yan, mga kabuwi. Medyo mahirap lumapit, mga kabuwi, kasi ayan, nagagalit na naman. Aray, aray. Hindi naman siya nangangagat talaga, totally, ba, pero talaga namang grabe kung makadikit siya sa buhok. Kabuwig. Ayan. So, ayan. Mga ilang taon na po yan, Chironi? 4 years. 4 years na? Parang 4 years na. Pero, pinano, pero kapal na taon tayo naglolo. Saan nyo dinideliver ang mga ano yan, honey? Maraming umu-order, text, through text. Maraming na rin nakakaalam. Paano ba ang bitamina ng honey yan? Para din dun sa vitamins ibang honey. To, magaling to sa mga sipon ng bata. Hmm. Dun sa hindi magbuntis. Ah, pwede rin. Magbubuntis. Dun daw sa mga mahirap ito, magbuntis. Ayun, guys, ito, kabuwig, pwede daw po ano, pwede daw po ito at mainam daw po ito. So, panoorin nyo itong video ko mga kabuwig at makakakuha kayo ng tip. Sa mga... Ituro mo yung alin nakakainin ang sound server. Kakainin? Ayun, yung brown. Yeah. Ito yung dilaw na to. Ah, ito yung mga kinakain, tinutuyo siya. Ayun. Parang ito yung mga pagka ilalaban yung manok na panabong. Ayun. Pwede kamain? Pinapakain yan. Pwede. Yeah. So ito daw yon mga kabuwig. Ito. Uwi mo, palo-palo ka dyan. Yan. So, pwede daw itong kainin. Doon daw sa mga nagsasabong dyan, mga kabuwig. Ito daw ay mainam sa mga panabong na manok bago lumaban o pampakondisyon ba? Tama. O yun. Bago lumaban o pampakondisyon ng panabong, mga kabuwig.
Eto daw, mabisang mabisa. Talaga namang walang tigil sa pagpupog ang inyong mga manok. Kapag ito ay nakatuka ng ganito, ang tawag dito ay... Ano ba tawag dito? Propoli. Hmm? Propoli. 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 Yun, tama. So, yun. So, yun mga kabubig. Aray. Ay, aray. Ito ay nakuhan natin pulot. So, yun ang pulot mga kabubig. Oh. Ayan, umaatake na naman sila. Ayun po yung saray mga kabubig. So, yan. Nakikita nyo ba yan? Amazing! Ito yung marami. Ito yung pampapupog. Ah! So, yun daw yung pampa... Ano? Pampasigasig. Pampabagsik daw sa mga lalaki dyan na talaga namang walang tigil sa paggigigil. Yung mga nanghihina-hina. So, ayan. Marami tayo natututunan dito kay Tito Ronnie. Talaga namang... So, isang layer lang pala yan. Isang layer. Galing. Kanya ako, konti yung naging ano niya dahil sa vulkan. Siguro next year, ako noon. So, talagang matindi ang epekto ng aray ko, vulkan Taal, mga kabuwig. Nung sumabog, kasi naapektuhan yung mga puno namin dito. Yung number one kasing nagbubulaklak dito sa amin, yung kape. Kasi napakarami ditong kape. So, naapektuhan siya ng aspod. So, konti lang yung bulaklak. Or wala nga bulaklak ngayon. So, konti lang yung nakuha ng mga bubuyog natin. Yung ating stingless o yung lukot. So, ayan, nagbubukas na ulit. Wow! Puno, mga kabuwek, puno. Ayun, oh. Ito, pwede na natin ilipat. Ayun, maglilipat daw. Ilipat natin sa isang box. Yun. Tingnan natin kung paano maglilipat. So, layo muna tayo ulit, mga kabuwek. At talaga namang nadikit. Ayan, oh. Aray, 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 aray. Mabuti na lang, kabuwek. Puro dikit lang sila. Hindi sila nangangagat masyado. Pero, pag dumikit sa buhok, madikit. So, habang nagagawa pa si Tito Ronnie, shout out muna ako sa mga bagong subscriber ko dyan. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Tuloy lang sa pag-subscribe. At marami pa tayong video na i-upload mga kabuwig. So, walang tigil. Kasi, ina-attack nila ako. Hindi naman ako nung nagbukas. Lalayo-layo tayo doon sa banda doon. Woo! Nandami sa ulo! Ay, pumasok lahat! Kita rin paano ba ito tatanggalin? Aray! Aray ko! Grabe mga kabuwig! Napakaganda. Kumakapit siya sa buhok. Kumakapit sa buhok. Kailangan pala, huwag mong tatanggalin yung sombrero mo talaga. So, balik tayo, kabuwig. Yun. Yun. O, dadaan na naman tayo dito. Takbo, takbo, takbo. So, ayun siya mga kabuwig. At tinatanggal na. Ano na ililipat nyo dyan? Ito may saray, oh. Nasa pangalawang layer na yung saray. Hindi naman mawawala yung mga tao. Sinalayas. Galing. Ayun, oh, kabuwig, oh. Tingnan nyo. So, ganyan siya kukunin. Ililipat daw yan, mga kabuwig, para makapagdagdag sila ng bahay. Mga ilang bahay na ba yan lahat, Ronnie? 24 box. So ngayon madadagdagan ng isa, magiging 25 box na. Yan, saya-saya. Dadami na naman ang kanyang bahay, mga kabuwek. So ayun. Aruy. Talagang dumidikit mga kabuwek. Matapang ang isang to. Ah. Layo-layo, ikot-ikot. Ba tayo pupunta na hindi tayo madadami. Kahit saan ako pumunta mga kabuwig, sinusundan ako.
Uy. So mga kabuhay, gumata yung mga lukot dito, pero okay lang. Huwag lang papasok sa tenga. Woo! Layo ulit, layo ulit. So mamaya, babalik-balik ulit tayo doon. So ang dami ditong bahay, mga kabuhay, ganyan. Oh. Yan pa. Oh. Ganyan sila. Oh. Ayan. Pabuwek. So ang dami. Ayan, pabuwek. Oh. Wow, healthy-healthy ang isang to. Magandang maganda. Ang ganda ng pasukan nila. Oh. So dito din yan, sa loob ng farm. Ayun, binuhat na. Ano yung natira na yun? Ah, tatakpan. Pulot? Buti hindi siya nalalayas pagka nililipat. Sa may inakay siya, hindi sila. Yung inakay yun yung nasa saray. Saray ako. Kaya pala. Ah, itong nilagay nyo na yan, dyan nyo na siya ipapatong talaga. Ha? Dyan na ipapatong. Saan? Dyan, dyan. Oh. Aray! O kabuweg, ayan. Matake na naman siya kabuweg. Ayaw ko tantanan mga kabuweg. But anyway, para sa inyong lahat. Ituloy ko pa rin to. Ayan. Paikot-ikot lang ako dito kabuwek, pero kahit saan ako pumunta, may bahay. So. Yun. So, nasa na nga bas dito, Ronnie? Ayun, naglilipat na siya, mga kabuwek. Ah! So, masaya naman. So, sana mapanood nyo itong lahat, mga kabuwek. At, i-share nyo kapag napanood nyo at talaga namang marami kayong matututunan. So ayun ang pulot. Nalapitan natin mga kabuwig. Ayan. Dito tayo kukunti ang tao. So mga kabuwig, ito po yun. Ito kabuwig. Tanan! Madami na namang honeybee. Ay honey. Hindi pala bee. Honey ng stingless or lukot. May lasa na ba siya? Pwede na tikman. So, mga kabuweg, pwede ba naman na hindi tayo titikim ng kanyang pulot? So, kuha tayo ng kapira. Titikman natin. Yun. So ito mga kabuweg, kapiraso lang. Nakita nyo naman, tumatagas-tagas po sa kamay ko. Grabe, ang dami niyang honey. Hindi pa raw ito sobrang daming honey kasi nga, konti lang yung bulaklak namin ngayon dito kasi nag-ashpool nga. Tikman natin. Masarap. Matamis. Masarap, healthy. Healthy siya. Kakaiba raw tong honey na to eh. Ayun. Ayun. Kapag po napapasok yung net nung nagbubuhag mga kabuweg, kailangan po pumunta sa halaman. Hindi ko rin po alam kung bakit. Bakit ba napunta sa halaman? Ah, ayun, nagpasuot-suot na po sa halamanan. Kaya daw pala nasuot mga kabuweg sa halamanan. Eh, para dumikit sa halaman yung mga stingless or yung lukot natin. At para umalis doon sa kanyang net. Kasi pag napasok siya noon, grabe. Ang papasok sa loob ng kanyang net. Napakadami. Libo. So, kailangan talaga maagapan agad. So, okay na. Okay na siya. Ayun. Yun.
tinutuktok po niya kasi para malaman po kung puno. Ayun, medyo nagbukas po ulit mga kabuweg. So lalapit ulit tayo doon. Dito tayo dadaan sa kabila kasi umaatake sila ngayon. Woohoo! Ayun mga kabuweg. Mapulot daw po. So lapitan natin habang hindi pa sila nagkakagulo. Ayun. Nakabukod yung kanyang saray. Oh. Ayun ang saray sa kabila tapos ayun ang pulot sa kabila. So agwat muna, agwat muna. So ayan mga kabuweg. Wow. Etong lukutan niya mga kabuweg eh nasa likod lang ng bahay nila. So kung naririnig nyo, meron tayong music. At paminsan-minsan eh nilalagyan din ng music ang kanyang mga alaga. So ang pag-order po nito ng honey o sa pag-order ng honey ng stingless or lukot eh via text lang po. So o kaya bisitahin niyo po yung kanyang Facebook account. Tito Ronnie Villanueva. Search nyo lamang po yun, lalabas po yun. At dito po yan sa Barangay Mabato, Calamba City. So nakakailan na. Si Ronnie, nakakailan na kaya? Siguro, lima. So nakakalimang. Hindi siya ganun karaming pulot. Nakakalimang bahay na po, mga nakakalimang box na. Pero medyo konti yung pulot natin ngayon kasi nga gawa po nung ano, nag-aspol. So kung hindi po siya nag-aspol mga kabuweg, siguro yung limang bahay niya eh napakarami na pong pulot. So ayun mga kabuweg, ito po yung isang bahay oh. Ayun yung pulot, tumutulo-tulo mga kabuweg. So ayun, ganun po yan, sinubuhag. Layo ulit tayo, layo. Wala na, isa lang? Ah, inilipat na rin? Yun mga kabuweg, ililipat na naman kasi yung saray niya umangat dun sa pangalawang box. So ibig sabihin no, kapag umangat yung saray kailangan niyang ilipat. So ayun o, papakita sa inyo ng malapitan. Ayan, mabilis lang. Ayan, yun mga kabuweg, yun yung ililipat kasi yung naiwan sa ilalim may saray pa yun. So papatungan lang yun ng panibagong box para umakyat. And then para makapag-produce uli ng honey. Yun. So mga kabuweg, isa to sa pinaka maganda kong video sa lahat. So dapat manoorin nyo to mga kabuweg. At talaga namang may matutunan kayo dito. So wala pong tigil ako sa pagganito kasi nadikit po siya sa buhok. So kung imagine kung wala po kayong sombrero at lumapit po kayo diyan, yung buong ulo niyo po mababalutan niya ng ano, buong ano ng stingless or yung lukot mga kabuweg. Aroy. Sumusuot din po sa katawan. So ayun, pupuntahan po natin. So ayan mga kabuweg. Takbo, aroy. Nabangga. Ah, dyan nyo lilipat. Ano yung bago? Ha? Bago na yun. Ah, bago. Ah, bago. Ibig sabihin, pag nagpatong yan, ah, hindi nyo pala lagyan ng box. Papaanuhin nyo muna. Karami muna siya. Pagkabi nyo puno na siya, kapatungan na. Kunti lang. Yun. Kukunti daw, pag gano'n ang tunog. Kailangan yung second layer. Pag wala yung taas, yung pangalawang binubuksan nyo. Para din siyang, ano, building. Ayun o. Yun, tinitikla po. Grabe, dumikit yan. Sino nagdidikit niya? Sila na?
Ang galing ha. Nako, nakapasok na naman. So ayan mga kabuwig oh. Ganun po yung sinusuot kapag po kumukuha o nag-harvest po ng honey ng stingless. Kasi imagine, ayan oh, ganyang karami yung bibigit sa inyo kapag wala kayo niyan. So kailangan nyo yung isuot ang safety net at ang kanyang body suit. Yun. Puno. Ayan, marami siya. Ito mga kabuwig, marami siyang pulot. Oh. Ayan. Oh. Oh, busog na busog. Kabukod siya. Oh. Separate. Ang galing. Ayun. Oh. Oy, pahinga muna tayo. Pahinga muna. Okay. Pahinga muna mga kabuwig. At umatake. Para isang ayun, para isang tigil na lang. Dito tayo kabila. Aruy. So yan mga kabuwig. So kabuwig, last na to. Itong ano na to. Box na to at magpapahinga muna po yung aming Tito Ronnie. Kasi medyo marami-rami na siyang nakuha. Kung maraming pulot, puno yon yung ano ngayon. Kung maraming pulot, yung isang box na ganito, kakasampung bote. Oh? Yung bote na maliit. Ayan, ang dami oh. Punong-puno, ganyan siya. Wow! Ganun pala yon mga kabuwig oh. Isang ano. Mamaya, lapitan natin. Yun. So yan mga kabuwig, iikutan natin yun. Dito tayo sa baba, dumaan at talaga namang nanghahabol sila mga kabuwig. Yun. So mga kabuwig, yung huling box na binuksan ni Tito Ronnie, eto yun, busog na busog yung kanyang pulot. So yan mga kabuwig, kung lahat ng box ganyan ang bubuksan niya, mga isang box, mga ilang battle, mga 10 battles daw po yung maliit mga ganito, yung medyo bilog, mga 10 na ganun, isang box, isang ganan lang oh, kabuwig. So yan, okay. So bukas na ulit da. So yun mga kabuwig, nakita nyo at napanood nyo kung paano mag-harvest ng stingless or yung lukot. At dito lang po yan sa Barangay Mabato kay Ronnie Villanueva. So kung gusto nyo pong umorder ng honey, PM nyo lang po sa akin, ayan, at ako na po magsasabi sa kanya at para po maka-order kayo ng honey. So magpapahinga na si Tito Ronnie. So paano gagawin Tito Ronnie pag ano, kukunin nyo na yung honey? Ihiwala yung isa-separate pa yung propolis. So yun mga kabuwig, isi-separate pa yung propolis dun sa honey. And then, i-steam ba yan? Steam pa. So yun mga kabuwig. So, mga kabuwig, sana nag-enjoy kayo sa aking video ngayon. At ito yung pamumuhag ng o pag-harvest ng stingless or yung lukot. So ayan, hanggang sa ngayon marami pa rin nakadikit sa akin. So but anyway, maraming pong salamat sa inyo sa pagnood at sa pagsama sa akin dito. So thank you po mga kabuwig at thank you rin kay Tito Ronnie. Maraming pong salamat sa pag-imbita sa akin dito at na-picture ko yung kanyang stingless
o yung kanyang lukot. So thank you po, maraming maraming pong salamat at God bless po. Thank you, thank you, thank you mga kabuwi.